Welcome to my YouTube channel! So this video is about media and information language. Upon completion of this video, you could be able to learn the codes, conventions, and messages, including yung audience, procedures, and other stakeholders. So tara, umpisahan na natin. Start natin ngayon sa definition kung ano nga ba yung tinatawag na media language. Ang media language are codes, conventions, formats, symbols, and narrative structure that indicate the meaning of media messages sa mga audience natin. Ang language kasi, in this sense, ibig sabihin nun is the technical and symbolic ingredients or codes and conventions that media and information professionals may select or gagamitin nila in an effort para makapag-communicate effectively sa gusto nilang i-share na ideas, information, and knowledge sa mga audience. So, ang technical code including yung sound, camera angles, ganyan, type, tsaka shot, and lightning. So, yun yung mga include doon sa may part ng technical code na tinutukoy dito. So, in short, when we said media language, isa siyang language na kung saan gumagamit siya ng mga technical and symbolic ingredients or codes and conventions para mas lalong maintindihan o mas madaling maiparating or para mas lalong ma-inculcate or maramdaman ng audience kung ano yung nais nating iparating sa media na pinoduce natin. So, umpisahan muna natin dahil sinabi nga natin sa definition na ang media language is composed of codes. So, ano nga ba yung codes na yan? So, ang codes are system of sign that when put together, nag-create siya ng meaning. So, meron tayong tinatawag na semiotics, yun yung study of sign. Yan, then next, ito yung mga types of code. Una yung symbolic codes, may written codes, and may technical codes. So, umpisahan muna natin sa tinatawag na symbolic codes. Ang symbolic codes show what is beneath the surface of what we see. It's a example, object, setting, body language, clothing, yung pananamit natin, color, etc. Kumbaga, pag sinabi mong symbolic codes, may ibig sabihin siya. So, or iconic symbols that are easily understood. So, let's say for example, ito, pulang rosas. So, pag nakakita tayo ng pulang rosas, nagsisimbolo yan ng romance or love, diba? So, sabihin natin white roses, ganyan, may symbol din siya na purity, ganyan yung mga ibig sabihin niya. Or let's say for example, yung action natin. Let's say, for example, nag-clench tayo ng fish natin. So, ibig sabihin nun, galit ka. So, yan yung mga symbolic codes. And, sabihin natin, yung street light, ayan. Pag red, di ba? May ibang simbolo ang red. Pwedeng stop. Pwedeng pag yellow, wait. Pwedeng pag green, go. So, may mga different na ano na... May mga different o mayroon kahulugan ang bawat bagay or ang bawat action natin. And next, number 2, ito naman yung mga written codes. So, when we said written codes, gumagamit ng language style and textual layout. Pwedeng headline yan, caption, pwedeng speech bubbles, language style. So, pakita ko ng sample. So, sabihin natin sa headline. So, ito yung sample ng headline. Kumbaga sa written code, mas lalo mong na-emphasize yung gusto mong sabihin. Diba? Mas nangingibabaw kung ano yung dapat na pagtuunan ng pansin o makakapag-capture ng interest ng audience mo. Let's say for example, dito sa may The Philippine Star, unang tingin mo pa lang makikita mo na agad yung earthquake. Sa example dito sa kabila, yung makikita mo agad yung 3 keys to education in the new normal. Or example dito, teaching life in a pandemic or dito yung coronavirus impact. Ganyan. And we have here also yung written codes, yung captions. So, you are using text. So, dyan yung nagbimix ka ng mga color para mas lalong ma-emphasize yung mga nais mong iparating. So, yan yung sample ng caption. Let's say, for example, drugs drag you down. So, unang tingin mo pa lang, mapapansin mo na agad yung drugs na word.
let's say, for example, dito sa kabila, ang pagkatao, kumbaga, binabasa mo siya pero nagkakaroon ka ng diin or merong feelings. So, mas lalong nadadama ng audience mo kung ano yung nais mong iparating. And meron din tayong tinatawag na speech bubble. So, mostly ang speech bubble na mimit natin yan sa mga comics, ganyan. So, ito yung mga sample ng mga speech bubble na nakikita natin. Let's say, for example, ito nag-usap yung lolo, diba? Tsaka yung apo niya. So, gumamit sila ng speech bubble. So, mas lalong napaparating natin sa mga audience kung ano yung gusto nating iparating na data or information sa kanila. And next, meron tayong tinatawag na technical codes. So, ang technical codes ay marami. Malawak ang technical codes. So, are many ways in which equipment is used to tell the story. So, gumagamit tayo ng equipment para mas lalo nating ma-express yung story o yung kwento ng content natin. So, this includes yung sound. Yan. So, under siya sa technical codes. Yung camera angles, yung type ng shot, yung lighting as well, yung camera techniques, yung framing natin, yung depth of field, yung lighting natin, exposure, and juxtaposition. Yan. So, kung titignan natin pag sinabing technical codes, may imagine nyo na agad nandyan na yung mga humahawak ng camera, tag-edit ng video. So, yun yung may imagine nyo na sa mga part na to, or tag-edit ng picture. Yan. Or tag-hawak ng cam recorder. So, sila yung mga nandito sa part na to. And ito yung mga umpisahan natin sa camera shot. So, ang camera shot, nahati yan sa tatlo. May tinatawag tayong wide shot, medium shot, tsaka close up. So, si wide shot, meron tayong extreme long shot o yung XLS, yung very long shot, yung VLS, or minsan tinatawag din tong long shot na to ng itong very long shot ng wide long shot. And we have the long shot, yung LS. Sa medium shot naman, merong MLS, yung medium long shot. Meron ding MS and the medium close-up or yung MCU. Sa close-up naman, merong close-up, yung CU. Meron ding big close-up, BCU. At saka yung extreme close-up, yung XCU. So, tignan natin kung ano yung pagkakaiba-iba ng mga yan. So, base dito, nakikita naman natin na yung pagkakaiba-iba nila. So, kikita natin ngayon o mas lalo nating maiintindihan kung ano yung pagkakaiba-iba ng mga yan. So, dito natin umpisahan sa extreme long shot. Ang extreme long shot, tinatawag din siyang extreme wide shot. Yan. It's all about showing the world in which the story takes place. Mostly doon ginagamit. Ang extreme wide, makikita mo yung large landscape ng frame. So, whether it is, sabi natin sa dagat, sa disyerto, or outer space man yan, yung audience nyo, kailangan mag-get niya o ma-film niya for the time or yung place they are about to spend the next 2 hours or kung ano yung ma-imagine nila kung nasaan sila. Kumbaga, yun yung goal ng extreme long shot. So, ang extreme long shot is ginagamit siya para mapakita natin yung subject from a distance. So, kung makikita nyo dito, yung mga subject natin, like so for example, ito nasa malayo sila, yan. Or minsan, walang subject pero pinapakita yung plot. Yan. So, this ang type ng shot na ito is particularly useful para mag-establish ng scene. Example, establishing shot later in the article, ganyan, in terms of time and places. So, as well as character, physical, or emotional relationships sa environment and elements within it. So, pag gumamit kayo ng extreme long shot, hindi necessary na viewable yung character ninyo. Yan. So, ang pinapakita natin mostly dito sa extreme long shot is the plot o kung saan nangyayari, anong nangyayari. And next, meron din tayong tinatawag na wide shot or yung long shot. So, a view of situation
or setting from a distance. So dito makikita natin sa sample ng mga picture, ang long shot kasi, ang target niya is to show the subject from top to bottom for a person, let's say for example, this would be head to toe. Yan. Though not necessary filming the frame, ganyan sabi niya. So the characters become more of a famous than kumpara sa extreme. So dito kasi pag naglong shot ka, makikita mo na yung character mismo. So makikita mo mapipil mo na part siya ng plot niyan. So, but yung shot nito tends to still dominated by the scenery. So, kung makikita nyo, nakikita nyo pa rin yung scenery at mas na-emphasize na dito yung character. So, this shot often sets the scene and our character plays in it. So, kung kanina sa extreme, nakapokus lang tayo sa place, pero makikita pa din doon yung character ninyo, dito naman pag nag-wide long shot ka, kumbaga, balance si plot, balance si character. So this can also serve as establishing shot kasi nga kumbaga pag sinabi mo kasi establishing shot, madalas yan yung kumbaga una na lumalabas sa isang movie or sa isang event kasi may imagine mo na kung anong nangyayari, sino siya. Yan. So ang wide shot often referred as long shot. So, kagayang sinabi ko kanina, parehas lang ang wide shot tsaka long shot. Nagpuput siya ng character sa context natin to the backdrop natin na in-establish natin. So, example, pinakita natin yung naggumamit tayo ng extreme wide shot. Tapos saka natin ipapasok tong wide long shot. So, parang mas lalong ma-feel na yung character natin. So, the character can be seen from head to toe. Yun yung huwag natin kakalimutan pag gumamit tayo ng wide long shot. And nakikita yung plot. Yan. To see the relation to the location. Yun yung tatandaan natin. So makikita yung relation ng location including yung character. So pag gumamit tayo ng wide shot para makita how your character is small in relation to the vast surrounding. So when the long shot is emphasized, it can mean that the camera is farther away from the subject, so making them even smaller. A wide shot can also be a master shot, kaya siya tinawag na establishing shot, which is used to introduce a new location, kagaya ng dining room or restaurant, inyan. So nagbibigay ito sa audience ng sense of geography. So when the camera goes in tighter, sabi niya dyan, they can understand who is where. So yun yung tatandaan natin. Dito ang sinasagot dito, sino at nasaan siya. Yan. And next we have yung tinatawag na pull shot naman. So a view of a figure or entire body in order to show action. So ang pinopokus naman na dito pag pull shot, yung ginagawa na ng character mo. So, ang full shot kasi is different from the wide shot kasi ang pinopokus dito is more on character in the frame. Kasi sa wide shot, pinapakita mo dun yung plot o yung background and yung relation ng background or ng lugar sa character. Dito naman nakapokus siya sa action ng character. Pero, from head to toe pa rin ang pagkuha mo dito sa character. So, the character is full body din kagaya ni wide shot or long shot. So, from head to toe pa rin ito. But location is no longer the focus. Hindi kagaya kanina na focus mo yung locations including yung character. So, in this shot, you might want to show kung paano yung character ninyo nagdredress, nagtitake ng action, kung paano siya gumagalaw, ganyan. So, yun yung focus ng pull shot. And we have here yung tinatawag na medium long shot o yung three-fourth shot na tawag. So, intermediate between pull shot and medium shot. So, sino-show niya yung subject from knees natin pataas. So, pag ang kuha nyo sa camera is from knees pataas, that is the medium long shot. So, shows the subject
from top, syempre, to bottom natin na hanggang ano, hanggang knees. So this would be head to toes. Though not necessarily filming the frame, syempre, the character becomes more on a focus sa ganitong klase ng shot than kumpara sa extreme long shot. But the shot tends to still be dominated by scenery. So this open or this shot often sets the scene and our characters place in it. So kung makikita natin, mostly pag ganito na gumamit tayo ng medium long shot, mapipil din na part siya nung scene or part siya nung place or ng plot. So this can also serve as establishing shot. So ito naman yung sumunod, yung medium shot. Ito namang medium shot na to is from waist natin. So from head to waist naman, yun yung medium shot. So shows part of the subject in more detail kumpara dun sa medium long shot. So for a person, a medium shot typically frames them from waist up. So this is one of the most common na shot na nakikita natin sa mga films and sa mga pictorials din. Basta ito na lang tatandaan natin na ang medium shot, pag kumuha ka ng pinitsura mo yan o binidyo mo yan, nasa head to waist siya ang pagkuha. The next, we have the medium close shot. So sa may medium close shot, kung si medium shot from head to waist, ito naman si medium close shot ay from head to chest or shoulder natin. So yan yung kinukuha dito sa medium close shot. The next, we have yung tinatawag na close-up shot. So dito sa may close-up shot, ito na yung full screenshot ng mukha ng subject natin. Kung kanina, 'di ba, ang last natin yung hanggang balikat. Pag nag-close up na tayo, yung face na ang nakikita. So hindi na masyadong nakikita yung balikat at mas possible yung mukha ang pinapakita dito. Ang focus kasi ng close-up shot is ma-emphasize yung reaction ng mukha o yung expression ng isang mukha. Yan, yun yung gamit ng close-up. And merong isang uri ng close-up, yung tinatawag na choker. So it is a variant of close-up. So this shot frames the subject face from above the eyebrows, below the mouth. So kumbaga mas zoom lang siya ng konti si close-up. So type siya ng close-up na kung saan pinapakita dito yung mata hanggang baba lang ng labi natin. So choker ang tawag doon. And we have also yung tinatawag na extreme close-up shot. So ang extreme close-up shot, mas naka-zoom pa siya lalo. So meron tayong pinupokus na isang bagay o isang part. Let's say for example, mata lang. Let's say for example, sa aso yung ilong niya o sa mga animals yung buntot. Ganyan. O sa mga flower, yung loob niya, ganyan. Or sa, dito sa tomato, di ba? Yung nasa taas o yung water ang ine-emphasize, ganyan. Or yung lips. So, yun yung extreme close-up. Close-up shot. So, a shot of either head, eye, mouth, or any object na mas detailed. So, itong tatandaan natin sa extreme close-up shot, ine-emphasize yung small area or details of the subject. Kagaya ng mata, ng bunganga, ganyan. Ang extreme close-up of just the eyes is sometimes tinatawag na Italian shot. Yun, pag ang sinashot natin ay yung mata lang, tinatawag din siyang Italian shot. So getting its name from Sergio Leone's Italian Western films that popular, na sila ang nagpopularize nitong ganitong klaseng shot. Kaya siya tinawag na Italian shot, yung mata lang kinukuha. So ito yung pagkakaiba-iba na nila para mas lalo nating maintindihan. Ang extreme long shot, makikita natin yung scenery. Ayan. Ang very long shot, makikita natin yung character doon. Na part siya ng scenery. Ang long shot, makikita natin yung character at makikita din natin, mas mapipil natin na siya, na nasa part siya ng ano, part siya ng scenery, na nandun na siya. So, mas lalong nakita natin yung character. Ayan. And the medium long shot, makikita nyo from toes pataas. Ang mid shot sa bewang,
medium shot, from chest or from balikat, pataas, hanggang head, close up, nakikita yung face, and the big close up, yan, from eyebrow natin, papunta sa baba ng labi, and the extreme close up, yung mamimili ka ng object, sa kung ano mang object yan na gustong i-focus. Then next, meron tayong ulit yung point of view na tinatawag. So sa point of view, nahati din niya sa different part. We have the establishing shot, the point of view shot, yung over the shoulder shot, reaction shot, insert shot, meron ding reverse angle shot, and the handheld camera shot. So ito yung mga different ways kung paano tayo magkumuha ng view ng isang picture, ng isang videos natin. So this is the establishing shot. So oftenly, ang establishing shot is ginagamit sa beginning ng scene natin. So ini-indicate niya yung location or settings. So it is usually a long shot taking from a neutral position. So mostly, ito yung introduction madalas ng mga videos. And we have here yung isang gamit din ng establishing shot, yung may tinatawag na establishing time. So, the establishing shot can also convey time to the audience. So, merong mga filmmakers na lazy sila to simply include text file, let's say for example, 1 year later, ganyan. Diba? Mas maganda pag gumamit kayo ng establishing time kasi an excellent way to establish the time instead to return to the previous establishing shot and film in the same location but at different time in the day or later in the year. So, ang audience kasi will generally remember the earlier shot and by reusing it in a different season, you can subtly indicate the passage of time. Kaya kagaya dito, so nakikita ninyo. Example, tagsibol, diba? Naging winter, yan, naging autumn. So makikita ninyo yung pagkakaiba-iba. So take the different shots before, let's say for example, sa Harry Potter, ganyan. Ito kasi sa Harry Potter to nakuha. We know in each one that we are back at Hogwarts, diba? So magkakaibang time yung pagbalik nila. So that is an example of establishing time. Kumbaga siya yung beginning of a scene. And next we have the point of view shot o yung POV shot. So ang madalas na ginagamit itong POV shot. So kasi ginagamit yung scene from a perspective of character of one person. So most newsreel footage are shown from the perspective of the newscaster. So, ito yung mga sample ng point of view. Kung makikita nyo kasi, imagine nyo yung point of view. Parang ikaw yung camera. Ganyan. So, kung makikita mo dito, parang ikaw yung may hawak ng manibela ng sasakyan. Parang ikaw ang nasa beach. Parang ikaw yung nasa baba nito na tinitignan mo siya. Parang ikaw yung naghuhugas. Parang ikaw yung may hawak sa babae. Kumbaga yan yung point of view. So, nag-establish ka ng shot. So, you can also convey time. Ito pa yung isang example ng point of view. So, ito yung sample ng wide shot. Makikita mo yung tao. Then, ito sample to ng point of view kasi parang ikaw ang nakatingin sa computer. So, ito yung OSS, over shoulder. Then, nagtatype siya. Point of view din ito kasi parang ikaw yung nagtatype. So, mas lalo kasing na-emphasize, pag gumamit kasi ng point of view shot, mas lalong na-emphasize yung ginagawa o yung character natin. So, as an audience din, mas napifeel mo din kung ano yung nangyayari. And we have here also, yung isa pang example. Ayan. So, example, para kang nasa isang forest o ikaw yung kumukuha nito sa lalaki. Yan yung mga sample. And we have here also yung over-the-shoulder shot. Kung mapapansin nyo dito, pag sinabi nating over the shoulder, may nakikitang shoulder dito sa may front ng camera ninyo. So, often use, madalas siyang ginagamit pag nag-uusap yung mga character. Yan. So, a frontal view of a dialogue partner from the perspective of someone standing behind and slightly to side
to the other partner so that parts of both can be seen. So madalas ginagamit ito, pero tinitilt nila o iniikot nila yung camera. Una, pag nag-uusap pa lang silang ganyan, tapos papaikutin yung camera hanggang makita na silang dalawa. So ang tawag sa ganong technique, yung ganito na nakikita mo yung kausap sa katalikod, is the over-the-shoulder shot. And we have here also yung tinatawag na reaction shot. Ang reaction shot is short shot of a character's response to an action. So, hindi naman magtatagal na nakapokus sa kanya yung shot. So, para mas ma-emphasize lang yung itsura niya o kung ano ang naging reaction niya sa ganong klaseng eksena. And we have here also the insert shot. So, ang insert shot madalas ginagamit kasi ginagawa niyang more details yung action ng isang tao. So, a detailed shot which quickly gives visual information necessary to understand the meaning of the scene. Let's say, for example, ito, si Lolo, gumising siya. So, pinindot niya tong alarm clock. Pag hindi to gumamit ng insert shot, hindi mo masyadong maiintindihan kung bakit niya ginalaw yung box dito. Pero pag gumamit ka ng insert shot, mas maiintindihan mo na ay pinindot pala niya yung alarm clock. Including dito, sa may scene na to, kung bakit siya nagulat, ganyan. So, pinakita yung kamay, bakit? Diba? So, gagamit ka ng insert shot, ipapakita mo na yung kamay ng babae, may ganun palang symbol. Ganun din dito. So, naglagay siya ng pin sa isang whiteboard. So, para mas lalong maintindihan, bakit importante ba na makita yung ganyan? So, makikita mo dito ngayon kung ano yung nilagay niyang pin. Yan. So, nagbibigay siya ng quickly gives visual information sa mga audience natin. Ano nga ba kasi ang purpose ng insert shot? Una, nagbibring siya ng focus sa audience attention natin ng specific details. Yan. Para maintindihan natin bakit ganun yung reaction, bakit ganun yung ginawa. So, gumagamit siya ng compositional guidelines para mag-grab yung viewer's attention. And a close-up point of view perspective infrequently used na mga scenery. Yan. Ano ba ang importance ng insert short? Ang importance niya, with the above concept of mind, sabi nga natin, it is easy to see how insert shot can be overlooked or misunderstood. So, as an extra step, ang mga filmmaker must take additional scene coverage. So, kasi in reality, there are just as vital as any other shoot in your movie or in your videos para mas lalong mabigyan ng emphasize or details yung isang actions. And we have here another point of view is the reverse angle shot or a shot from the opposite perspective. So, kung makikita nyo itong dalawang ito, so hindi pwedeng siya lang ang na-emphasize. Meron ding part yan na na-emphasize yung isa. Ang tawag sa ganito yung baligtaran or reverse angle. So, makikita mo siya, makikita mo rin yung kabila or ito sa part ng ate, sa part ng bata. Ayan. So, that is what we call as reverse angle shot. So, a shot from the opposite perspective. And ito yung pagkakaiba-iba ng para mas lalo nating maintindihan ang reverse angle shot. Let's say, for example, this is the master shot. Ayan, nakikita sila nag-uusap dyan. Ito yung angle 1 natin. Ayan. So, ito yung sample ng reverse. Kasi ni-reverse mo ito. Dito, lalaking nakikita. Tapos, binaligtad mo yung camera. Yung babae naman. So, this is a reverse angle. And next, meron din tayong tinatawag na handheld camera shot. So, the camera is not mounted, hindi siya nakalagay sa tripod, ganyan. Instead, hinahawakan yung camera. So, ibig sabihin, pag hinahawakan yung camera, minsan shaky. So, ang madalas ginagamit ang ganun para mas lalong mabigyan ng intense yung isang pangyayari. And we have here also the camera angles. Meron tayong tinatawag na aerial shot, high angle shot, low angle shot, and eye level shot. Umpisan natin muna sa aerial shot. So, dito sa aerial shot, overhead shot ito. So, also called bird's eye shot or long or extreme long shot of the ground from the air. So, mostly ang ginagamit na dito sa aerial shot ay
yung drone. Kasi before, helicopter ang ginagamit. Pero dahil may drone na, drone na ang madalas ginagamit dito sa aerial shot. And meron din tayong tinatawag na high angle shot. So, ang high angle shot shows people or object from above higher than the eye. So, ang camera dito nakapababa. Ayan, kung makikita ninyo dito sa mga pictures or sa mga nakuhang pictures. Ang kabaligtaran naman nito, syempre from high angle shot, yung low angle shot. Pag ang high angle shot nasa taas, na pataas yung pagkuha sa mga yung hawak mo sa camera pababa. Pag low angle shot naman, pataas yung tingin ng camera. So, ganito ang nakaka-capture niya. Yan. So, below shot siya. Show peoples or mga object from below, lower than the eye level naman. So, yun yung low angle shot. Pero pag middle level, ganito naman ang middle level. Ka-level lang ng mata natin. Kaya nga, kung makikita nyo dito, pag sinabing high angle shot, kasi para silang nakatingin sa taas. Or para kang nakatingin sa parang nakatingin sa taas yung mga character mo. Kaya siya tinawag na low angle shot kasi parang nakatingin sa baba or nasa baba yung focus ng mga character mo. And we have here also yung mga camera movements. So sa camera movements, yan yung kung paano natin galawin yung camera para mas lalo natin mabigyan ng character or ng effects or ma-emphasize yung isang pangyayari sa movie natin or sa videos natin. And we have the pan shot, yung tilt shot, yung tracking shot, at saka yung zoom. So dito sa may pan shot, madaming nahuhumaling sa pan shot kasi the camera pans move horizontally from left to right or vice versa across the picture. So mostly ang ginagamit dito yung mga tumatakbo, ganyan. Ginagamit dito sa camera pan. And meron din tinatawag na tilt shot. So, ang tilt shot, so the camera tilts up or moves upward or nagtitilts down, move downwards around a vertical line. So, pwedeng pataas, pababa ang tilt shot. And we have here also yung tracking shot. So, the camera follows along next to or behind the moving object or person. Let's say, for example, tong bata na ito, nagbabike siya, sumusunod sa kanya yung camera. Tracking shot ang tawag doon. And we have here also yung tinatawag na zoom. So, the stationary camera approaches a subject by zooming in. So, naka-steady lang yung camera mo. Gagalawin mo yung zoom ng camera mo. Yan. So, or moves. Or pwede kang mag-moves farther away by zooming out. Ayan. So, that is the zoom in or pwedeng zoom out ang zoom. Pag zoom, zoom in, papalapit. Pag zoom out, papalayo. And we have here also yung tinatawag na conventions. Ano nga ba ang convention? So, refers to a standard or norm that acts as a rule governing behavior. So, generally established and accepted ways of doing something. So, when we said message, the information sent to a receiver from a sources. Another is the audience. So, ang audience, yan yung group of consumers for whom the media message was constructed, as well as anyone else who is exposed to the message. Sila yung mga people engaged in the process of creating and putting together the media content to make a finished media product. And yung stakeholders also. So, library, archives, museums, internet, at mga other relevant information providers. So, sila yung stakeholders. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!